Masyo may magigisa na tayo ng sabi sa iyo. Let's go. Lahat ng luya. Hindi siya mabalik na tulog. Bawang para sabay silang pula. Magda natin yan. Bango yan mga kasyamay. Pag nandito kayo sa loob, napakabango. Opo, mabango talaga yan baby. Kaya masarap ito. So, lagyan natin itong sayote. Ha? Mamaya lalagyan natin yan. Ito muna siyempre, sayote muna. Okay, sarap yan. Kailangan natin na haluin bahagyang halo lang yan. Diba? Mga pang toppings toppings pa yan. Bonito ng baby na ito. Ayan, mga simpleng ulam lang itong mga kasyomay, diba? Kailangan i-medium lang natin ito. Yung medium natin yung para sakto lang yung luto, hindi siya labsa, mas maganda yung crunchy crunchy na ulam. Sarap yun. Tapos damihin natin ng sabaw, diba? Lagyan natin ang sabaw para sakto lang yung halos mapupuno na siya. Yan. Kailangan pantay lang siya sa ano. Maliit lang kasi ang lagayan kaya masyadong puno. Pero okay na yan. Tapos wait lang natin makumulo. Pag kumulo siya, lagyan na natin ang miswa. So, yung black paper pala niya dinasama sa ano, ingredients. Pero kasama yun mga kasyomay ha. Sorry. Nakalimut natin. Pero hindi natin lalagyan yun. Gawa nung ayaw nung anak ko eh. So wait natin kumulo. Pag kumulo yan, lalagyan na natin ang titimplahan natin. So habang naghintay tayo, magpakuluma tayo ng tubig para sa tsaa natin. Ayan. Mamaya mag-visitahan natin yung niluto natin gulay. Itong kumukulo na ba? Parang hindi pa. Pero magsasyamay tayo. So kasi matagal-tagal na rin akong hindi nakapag ano, luto na ginawa akong vlog. Pero nagluto ako. No, mas matagal-tagal na rin akong hindi nakapag vlog regarding sa pagluluto. Kaya ngayon, ginawa ko yung content. Itong ginawa natin yan ng sayote. Hindi siya sayote lang siya. Pero masarap siya. Sobrang sarap niya kasi lagi naman na yun yung once a week namin yung niluto. Pero pinakadagis talaga sa yun. Maraming sabaw. Tapos ang nagkasarap doon yung luya. Yung luya kasi pag binamihan mo yung luya, pag humigot pa ng sabaw talaga, makapit dito sa dalamunan. Tapos nagbibigay siya ng hinhawa. Okay. Tapos masarap sa parang na. Bisitahin natin yung ating luto, baka luto na.
Ayan, kumukulo na pala siya. Ito na. Pero kailangan pa rin natin ng ano. Kasi medyo matigas yung ano eh. Sayote. Super duper sarap yan. Kumukulo natin. Ayan, timplahan na natin to. Lagyan na natin yung nor. Ayan, hanggang malusaw siya. Inis ako na siya kasi marami naman sabaw eh. Alam mo mga kasyomay, kaya kami naglalagay ng marami sabaw. Kasi yung anak namin, kapag katapos niyang kumain, gusto niya pang humigit ng sabaw. Ayan, mahigit siya sa sabaw kasi mahigit siya sa tubig. Kaya, paborito niya yun. Kaya dinadamihan ko yung pagluto ng mga gulay. Ano na rin tayo ng tama lang. Wala rin tayo ng sarap. Agad tayo ng asin. Okay. Wait lang. Huwag mo, Daddy. Tapos na ako, oh. Dalawa na yan. So, add na tatang mga kasyoma itong miswa. Ayan. Miswa. Para sa aking asawa. Ayan, lagi niyang may ilagay talagang miswa. Kapag nagluluto kami ito. Kapag nagluluto kami ni... Kami. Nagluluto kami nito. Higo pa ko. Mamaya na. Istay-tay yung anak ko eh. Mamaya. Naghihigot tayo ng sabaw. Titikman natin mamaya yan. Ha? Pero magigising si mami. Mamaya pa yan. Huwag magisingin si mami. Bakit hindi tayo magigit mo? Hindi yan. Titikman natin ito mga kasyomay kung masarap pala ito. Shhh! Quiet! Para ako nasa ano? Ay, sabi ko, Daddy. Nakatalikot si Mami. Nawala na yung miswa. Ito na pala siya, oo. Para may pangkalapot siya. Po! Daddy! Mag-add tayo ng black paper or tapos siyempre ayan kailangan natin tikman yan mga kasyomay para masarap. Okay. May sabaw. Ito ang nagpapalasa yung ano. Lagyan natin ng sili. Ayan. So, tikman na natin ito mga kasyomay. Let's go! Siyempre mga kasyomay, hindi ko nawawala ang tikiman. Tikman natin kung anong rate. Ako nagluto, ako rin mag-rate. Kung ilang percent. Okay, let's go. Let's go. Sabaw pa lang, lasang luya na. Ito yung pinakamasarap sa lahat. Pagkatapos ng luto, sabay higo. Diba? Hindi pa titikpan din natin itong sayote. Sarap. Pati itong sili. Joke. Baka sumabog tayo mga kasyomay. Ito lang, ubusin na natin ito. Sarap naman. Nainggit na yung isa.